Ayun o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kabro ko to. So mapapansin nyo maraming pagbabago rito sa ating kampo. So yun ang mga kabro ko to, bali ito na yung magiging itsura ng ating ano, bagong tambakan ng ating mga kalapati. So ito yung pinaka hallway. So kung mapapansin nyo, meron pa rito isang binibreed. Bali ito yung mga yaya natin mga kabro ko to. So ito yung ating yellow. Bali yan yung pinaka huling itlog na nabuhay. So sila yung nagano, nag-aasikaso, malulupit yung lahor natin. And then, ito naman yung mga ano natin, mga hen natin, nandito sila, you know. So biglaan lang to mga kaburo ko to na naman. Tapos ito naman yung ating mga ano, mga kak natin nandito. So wala pa ako na ilalagay na ano, na tapakan nila, yung ano nila, tawag dito yung tray na kagaya nito. Ito. Yan, ito. Kasi itong tray na to, ano to, yan, napalalunan ko lang to sa ano, sa raffle. So, tawag dito. Wala tayong masyadong ganyan. So, ano yan, ha, bali, sumakto lang yan dyan. Bali, meron tayong onting sobra, pero bala kong bumili rin para dito sa kabila natin, mga kaburo ko to. Yan, para di nila natatapakan ng kanilang mga dumi. So, yup, bali di pa ako tapos dito, biglaan lang kasi to. So yung dito sa may area na to, dito banda, kulang pa yan ng siguro mga 12 ano, patungan. Then dito rin sa kabila, ganun din, 12 rin yan. Yan, so nagkabiglaan lang kasi dahil nga nagkaroon ng pag-atake na naman mga kaburo ko to. Bali natake tayo ng mabait nating alaga na tawag dito, bubuwit patawag dun sa Pilipinas, daga. So, kaya ano, tag dito, mabilis ang gibaan lang mga kaburo ko to. Yun o. So, okay na rin to dahil ano, tag dito, maluwag yung ano nila, yung magiging ano nila, parang hallway nila. Then kapag ka magpapaligo tayo, dito ko lang ilalagay sa gilid yung tubig para di masyadong nababasa yung ano natin, yung plywood natin. Pero di naman sila madalas nalalabas dyan. Kumbaga kung palalabasin ko lang sila kung maliligo at maglilinis ako doon. Pero all the time, nandyan lang sila sa loob mga kaburo ko to. And then ito siguro by 2 to 3 weeks, okay na siguro yan. And then ilalabas ko na rin yan, so mas luluwag sila. And then yun nga mga kaburo ko to, bali kailangan kong gawin talaga yon. Dahil nga ano, tag dito, madugo yung nangyari. Buti na lang, ang mga nangyari sa atin is, ano, tag dito, puro paa lang natamaan. Ay, si Ama, katulong natin niya kahapon. Buti lang, dumaling na ako. Yep. Bali, screen yan. Uy, kagulak na may ahagob. Pangarera. And then, yun nga, bali, ano, ipapasok ko rito yung video na nakaraan pa. And then, babalik ako. Let's go. Oh my God, may nadali ba? May nawala ba? Kasi ngayon, pinagsama-sama ko rito yung mga hen tapos yung hen tapos kak natin mga kaburo ko to. Para may gawin tayo, kumbaga inaayos ko yung ano natin ngayon, yung magiging bagong stock loop natin. So, itong malaking stock loop natin is mawawala. Kumbaga, ituputi na natin to sa ano, kumbaga ilalagay na natin to sa isang tabi. And then, ito yung karumal-dumal na nangyari mga kaburo ko to. Isang ano, grabe, ito yung nagpatibok ng mabilis sa puso natin mga kaburo ko to. So dugo yan mga kaburo ko to ng ating mga ibon. So di ko lang alam kung sino dito yung may dugo, but ginawa ko, wala naman ako nakita nakabulagta. Ibig sabihin na okay pa yung mga ibon natin. So siguro na dali lang yung paa or nakagat lang somewhere sa hita or something mga kaburo ko to. And then yan ang isa sa mga kinakatakot ko. Oh, ito si ano natin, si 07 natin na sabi niya iligtas mo ko. Itong number 1 na di pwedeng madali mga kaburo ko to.
Ayan si ano natin, si sablon natin, kapares na yan. Pero yun nga ba, bali nagre-rush ako ngayon. Kumbaga mabilisan lang ang ginagawa ko ngayon kahit wala akong katulong. Dahil si ama is nasa trabaho nga, busy. So kinuha ko yun nandito yung flooring. Dahil dito ko nilagay. So kanina pa tayo nagagawa rito. Ngayon ko lang naisipan mag-video para alam niyo yung nangyayari dito sa ating kampo. Alright. So, yung daga, hindi sila dumadaan sa taas. Dumaraan sila rito. So, sa may butas, yan o. Oh. Yan ang inangat-ngat. So, kahit takpan ko yan, gagawa ng paraan yung mga daga. So, mas delikado kung patatagalin ko pa to, tsaka magpapakabisi pa tayo ng husto. So, mali na yon dahil kung maghihintay pa tayo na may mawala sa ating mga warriors, lalo't baka madali yung mga special warriors natin, is mas nakakalungkot. So, ito yung ginagawa natin. Ito yung magiging plano. So, ito, nilagay ko yung flooring natin. Mas maganda yung magiging flooring natin. Kumbaga, nilagay ko ng plywood nga, yung galing doon. Nilagay ko rito. So, yung ilalim niyan, screen. Tapos, ito, ganun din. So, binaklas ko na yung ano nila, yung wall nila para mas mabilis kong magawa. So, mailagay ko rito yung plywood. So, dire-diretso yung gawa natin. So, ang magiging plano ko ngayon, ibabalik ko yung, kasi kailangan ko magawa rito ng at least mga 30 o 40 na dapuan. So, iaayos natin yan. So, medyo tabi nilang to. Pero, kapag ka nilagay natin ng ano yan, tag dito ng suporta siguro pag ganun, is maganda na yung kakalabasan niya. So, ang gagawin natin is, pangsamantala lang muna ulit. Yeah. So, ito yung magiging ano niya. So, maglalagay pa tayo rito siguro mga, ano pa, siguro mga 12 pa. Lagay tayo rito ng 12 pa na patungan. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4. So, 24 na yan. So, maglalagay pa tayo siguro dyan ng mga 8 pa. Basta mga 30, pwede na yan. Ang importante lang is meron silang madapuan. Kasi yung mga YBs na, ay mga hen naman natin is wala ng 40 yan, siguro. And then, ito nilagay ko para siguradong sure ball na walang papasukan yung daga. So yun nga mga kaburto to, bali nakita nyo naman yung mga naganap dun sa ano natin, ito nga last 2 weeks ago pa yung video na yon. And then ito, nagawa lang namin ito ng agad-agad, hindi na lang kami nakakapag-update ni ama dahil mas importante sa amin matapos kagad to. Napakasimple lang kasi mabilisan lang, pero ang importante rito, safety na yung mga ibon natin. So makapasok man dito yung mga kalaban natin, walang problema dahil dito wala silang papasukan dito. Maliban na lang kung gagawa sila ng butas, pero wala na yan mga kaburo ko to. And then sa taas na yan, puro screen na yan. Tapos yung sa gilid, titirahin namin, lalagyan namin ng screen yan. Pero hindi muna ngayon kasi nga medyo mabibisi tayo. So ito si ama, mali meron na siyang tambahan. So nung ginawa namin to nung nakaraan, ito lang. Wala pa tong pinakatambahan namin. Pero nangyayari kasi kada bukas na yama, yung aso namin nakaabang, may nadakma, pero buti na lang hindi niya nadali talaga yung katawan. Kumbaga parang kinagat lang niya na sakto lang yung pagkagat niya na hindi talaga babaon. So napakaswerte natin dahil nga nabuhay pa yon. So yup, eto na yung mga ibon natin. So dito na lang ang problema. So tapos na kami, nabaklas na rin namin yun nandito. Yan. Wala na rin yung mga kaburo ko. Oh, baka may makawala pa. So yun nga, bali wala na yun dyan. Na ano na namin, natanggal na namin. So soon, linis na lang yan. Alright, so yun nga mga kaburo ko to. Bali, yan lang muna yung update natin. Tambay lang muna kami, pinakawala namin yung mga kakaniling hen. Tapos itong blue bar na yan. Yan, magiging future ano natin yan, breeder. Ano yan, purong maharlikan mga kaburo ko to. Naglabas sila ng bean. 227. Tatlo yan, tatlong maharlika yung iniwan ko rito for stock. And future breeder natin mga kaburo ko to. Bali, isang BB, yan o. Nag-start na rin siya maglugon. Tapos itong ano na to, yan. Isang, ito ha, possible na cut din yan. Tapos ito, yan, tatlo yan mga kaburo ko to, purong maharlika yan. Tapos yung mga kapatid niya nasa one loop rain. So, good luck. And then yung isang kapatid, ito, siguro ito, or yung next mate ng blue bar,
nasa ano, isang kaburukoto natin na shoutout nga pala kay Kuya Robert yun. So isa yun sa may mga hawak ng mga purong bloodline ng kampo. So ano masasabi mo ama sa mga ibo natin dito? Ayun, chill-chill lang. Napaganda ang tambayan ko. Ano si nakikita ko yung mga ibo ko ngayon. Kasi ito na lang, last na ano namin nga na binibreed. Meron pa kaming mga 40 yata na ring band, pero wala pa akong balak mag-breed, pero siguro ha. Ano yun? Yung ring band. Hindi, nandun sa ano yun. Yan, nandun yung ring band sa may kesa may. Baka masara doon. So, yun nga, bali. Mag-ano pa ba tayo ng ano, ng recharge para na ano, yearling? Sa yearling nga, hindi muna kami sasali sa yearling. Pahinga muna dahil nga may pinagtutuunan kami na mahalagang importante mga kaburong ito. So siguro magbe-breed ako ng late hatch for ano lang siguro pangbenta para panawid ano natin, patuka. Pero siguro sa mga lahi ni ano, wala pa tayo na ilalabas na lahi ni Leeg. So yan yung champion bird natin dito this year sa ating Campo Capistrano. Yep. Bali ang ipaparas ko kay Leeg, inaano ko na kapares ng ano, may diploma rin. Galing kay ano, kay Mr. Showtime. So nasa na ba yun? Hin nga pala, yun nandun sa loob. So may diploma rin siya, pares sila may diploma ng ano, P-Play sa Sprinter. Tapos ito naman si Leeg, sa humataw naman this year. So meron siya makukuha ang ano, 5 diploma yata. Apat na diploma kasi nung 2020 meron siyang isa. So ngayon meron siyang 4, then possible na may makuha daw siyang ano, tag dito, trophy, pero di ko sigurado. Pero tingnan natin sa May 14 na doon natin malalaman, kasi sabi ng ano namin, ang presidente namin meron daw siyang sorpresa sa mga member ng kampo tuloy ng bagong ano namin club. So ito talaga napakaganda nito talaga, nakaka-in-love. Ayan o. Yan ang ating purong maharlika. So yung dugong bugaw natin, nasa na yon? Siyempre ito ang ating dugong bugaw, you know. So alam niyo naman ang ating mga pinaka best of the best dito sa kampo natin, siyempre ang top na breeder natin na sa dugong bugaw and maharlika. So dalawa yan, tapos ang pumapangatlo is yung Sablon. Pangapat natin yung ano, yung si Peter Pan, tapos si Leeg. Oh, so nakalimutan ko nga pala si ano ba pala, si Splash, yon. 3-star in the sun, mga kaburo ko to. Alright. You know, ito, si ano natin, si Catrice. 3-star in the sun. Shoutout nga pala, si Emperor, 3-star in the sun. Isa sa mga naging pundasyon ng Campo Capistrano nung nagsisimula pa lang tayo. Yeah, baka magkita ulit tayo sa Texas. Ayun o. Malapit na rin, di ba? Malapit na, Texas ulit. Tatambay tayo to, pero may make sure namin na ano, na siguro mga 3 to 4 days kami dyan para di naman nakakabitin yung ano natin. Tristan, tumbong ha? You know? Alright, so nasaan nga pala yung mga bata ni Tristan, yung daming tumbong mo. Tumbong na yan, ni Tristan in the sun. Tapos ito nga pala, yun no? Si ano yan, tag dito si Walter yan, mga kaburo ko to, ito yung tinakpan naman yan, si Walter yan. Bali, binigay ko na yan kay, ano, kay Junel, pero in-out naman ni Junel. So, ano, siguro may ibig sabihin yeah, para sa akin. So, kinip na namin. Ikikip ko na yan. Kumbaga, kinukondisyon ko na siya ngayon ulit. And then, baka gamitin natin yan for the club. Kasi pang long distance yan, mga kaburo ko to. Alright, so, isa yan sa mga kailangan natin, mga pang long distance. Ay, sila, ganda nung ano. Ganda na ba ako, mga kaburo ko? Mas luluwag pa yan kapag ka natanggal na yan. So siguro mga few weeks pa siguro kasi yeah, maliliit pa eh. Masaya ako sa mga bata ko. Kaya nalaro ko pa eh. Alright, tapos ito naman si Yuri. Ano yan at Itos line yan mga kaburo ko to. Pero, shoutout nga pala kay Itos. So di ko nga lang siya nagagamit dahil ginagawa ko siyang yaya. Dahil ano, hindi pa ako lumalaro sana sa club. Alright, so ano lang muna siya muna dyan, stay put lang muna siya dyan. Tsaka bata pa yan, 2019. Alright, peace out.